Medo Persia, unsa man ang nasura ron o nakaroon ba? Iran. Ang Persia, Iran. Ang Babylon, Iraq. Karong panahon na, nibalik sa mga headlines ang mga nasod sa kanhing panahon. Ang Iraq, kanunay na news. Ang Iran, ang Israel. Unya, sa news gahapon o sa adlaw, huwag yun ipahibaw ninyo, prepare for the liter of gasoline to reach 78 pesos per liter or more. Tungod sa political or isang conflict diha sa Middle East. Ang Iran, kung namoy mapa sa inyo, tanawang map sa Middle East, tanawang Strait of Hormuz o kanang port doon sa Yemen. Kanang Mang Aldab o sa nangang port. Basta kay kanang Saudi Arabia, nga na manang kurma. Na din hinang Persian Gulf, kaya nga na manang kalagyan na din kamay mo na Strait of Hormuz. Muagi sa Strait of Hormuz ang tangang gasolin gikan sa Persian Gulf. Mabit ang kitawag ng Persian Gulf kay Iran, naman din Iran. Persian Gulf. Ang tangang gasolina gikas Iraq, Kuwait, United Arab Emirates, o kaning Saudi Arabia, bisan sa Iran, muagi sa Strait of Hormuz. Ningon ang Iran, di ka nito na masulban ng conflict sa Saudi Arabia o kang paghawa ni Donald Trump sa nuclear deal treaty. Ilang blockingan ang Strait of Hormuz. So di na makadagan ang mga oil tankers gikas Persian Gulf. Ibo mo pilay mo ang expressions, pilay mo ang oil tankers sa Strait of Hormuz. 20-30% of the world's oil supply. O yan na rin po dapat sa pikas, kaya nga naman na niya, Saudi Arabia na, na niya Oman, Yemen, buha rin na po na Saka, di rin na po sa Yemen, na ibal siya o sa mga court, di so man rito, basta ka dapat na sa Yemen, nga ang iyang atbang dere, mo na rin Eritrea, Africa na. At the narrowest point, 29 kilometers ng kabuang. Sa Strait of Hormuz, ang iyang kabuangon, 33 kilometers na. Ingon ang Iran, we will block the Strait of Hormuz. Ingon po Saudi Arabia, di namin mo paagi o tanke sa gasolina niya sa dapit sa Yemen, kay gitirahan ang mong duha ka tanker. Gitirahan missiles sa Houthis. Kinsa na Houthis? Mga rebels na sa Yemen na supported by Iran, kay pareha silang mga Shiite Muslims. Ang gobyerno sa Yemen mao ay suportado sa Saudi Arabia kay Sunni Muslims. So ang Muslims nga away po na Sunni o Shiite. Ang umang Sunni, diyan ay pabor sa Iran. Kaya maayong mga Iran mo support financially. Kung ang Iran po ron, kasi demonstration. Nangigubot ang Iran yan, sige ano kung ang Iran ilang nasod, sige pangatakwarta sa Iraq, Syria, Hezbollah, Hamas, Yemen, nga sila nagkamalisod na. Ang real currency sa Iran, hang reduced by 50%. Kasabutan ang istorya ng 50%. Kung ang gasolina na 100 pesos, pag reduce sa currency by 50%, 150 pesos per liter na. Muna yung meaning na. Kung ang imong ipalit piso, in-reduce sa currency by 50%, 150 na imong bayaran na. Importing, paita economically ang gipati si Iranian son, ay lang nakita ang military raman mo yung pangka. Pero mo ito kasaysayan sa kalimutan, dictators are not afraid of civil unrest. Kailangan nang i-declare, pakigubat sila sa Saudi Arabia o sa US. So ang tanong may trabaho, suot sa army. Sulit na po na. Morali po ng patriotism, heroism, wala. Hindi ma abagan sa mga nasod sa Europe o US, kaya walang lahat yung dandangan mo. Si Donald Trump po, arang kakuntra sa mga Amerikano nga liberal-minded. Kaya hindi ko siya wangin ni Trump. Kung sa'yo yung Trump, di nila i-acknowledge. Katong ilang summit ni Trump o ni Kim Jong-un ba? Dire sa Singapore. Lamin mang result. Huwag kang i-highlight sa mga media sa US. Ang interview sa Helsinki, i-highlight. Interview, after tinagyo di lang. Binanga
patay na si Trump kuno gilupig ni Putin. Iko, they are minoring the major and they are majoring the minors. So si Trump kuno gipanatan yang media sa US, fake news. Puro bias kuno fake news. Wag kun translate dito. Ang punto aning son mo ni. Karon to ika hinundumi. Ika 70 nga to ang pagka-restable sa Islam. 1948. Ang 70 significant na nga number. Ang mga Hudiyo, 70 katuig sila dito sa Babylon, kay Karis Darius, dahil naman na, mo maninialaw nilang gubalik sila nga to sa Israel, sa Judah, after 70 years. Kaya karong panahon na, karong tuiga, kasugod ang tuig, nga duha ka full moon, January. Diya po'y full moon, unya ka eclipse, unya ka super moon. Karong bago, patong niya kayo sa pano, diya po'y longest eclipse. Karong tuiga. Longest eclipse in 100 years. Ngayon na po, karong tuiga. So, karong mga tuiga, daghantag bantayanan. Mo nang ako, may unjo ko. Kung di ka maningkamot, huwag makapaningkamot para nimo. Masaptan ba? Bisan pa sa pamilya. Kung di ka maningkamot personally, huwag makapaningkamot para nimo. Kaya ang kaluwasan, dili matransfer from one to another. Makatinabang ita, makadinasiga ita. Pero magsalig ka laman, kahit mong gilikana, kahit mong ingsun, mawayaran ka-active sa buluhaton, ang iyang tanang nahimo sa iyan ang account sa kingharian sa Book of Remembrance. Dili na maato sa atoa. Another important news. Ayaw na i-video, kaya sensitive niya. Trump gi-recognize ang Jerusalem capital sa Israel, gipanghin ang news embassy from Tel Aviv to Jerusalem, lalabad ang host mga Arabs. So Yahweh rules in the kingdom of men. Mauna sa Daniel. So ano na taro sa Daniel, sa message? So mauta itong profiting news of update. Hinumdumi, ang ingon sa kasulatan, sa wahing mga adlaw, ang huna-huna sa mga tao, lun-lun kakawangan. Mauna yung mga tao na wa makaila o wa mahigugma ni Yahshua. Karna na ito sa chapter 6 sa itong message. Si Darius nahimo ng hari sa Medo-Persia. Ang iyang style po, iyang management strategy. Di man mahimong siya rin magdumala sa Tibok Empire. Kung gobernor ganyan, na may mga cluster. Ano ba kayo ng mga cluster? Si cluster infrastructure, cluster health cluster, finance cluster. Ang iya din, hindi lang cluster. 120 princes. Ang sa kong version, Viceroys. Satraps. Oh, princess, ang uban, Viceroys, ang uban, mga sinaligan. Una, ang 120 princes, tulad tulog ka presidents. Si Daniel Osas president. Aga ko kay Imanjay, kuya mo Daniel. Sa impayan sa Babylon, sikat. Pag impayan na po sa Benopisa, sikat. Kuya mo, ano? Ngayon mo siyang leader sa to ka-presidents. Ako'y kikasuyaan man siya sa duha ka-presidents na. O sa mga princes. Kano mo man inabutan nga, dinaktan naman eh. Di man eh, tal nga taga ato. Di man eh, Medo-Persian. Dinaktan naman eh, gikan sa Jerusalem, nga ginakot, gibihag, nga king Nebuchadnezzar. Napildi na po na to. Nga Nebuchadnezzar man yung tao. Napildi man yung ato siya. Nga namoy, first president. Ah, sige, atong bantayan nga nai mahimong kasalanan. Kaya arong atong import sa hari. Bisa ko siya nagbantay si Daniel. Wa akong kutsin na bantayan sa'yo. Tanawa ha? Verse 3. Minota. Then this Daniel was preferred or above the presidents and princes. Ngayon above man siya. Because of an excellent spirit. And the king's thought, to sit him over the whole kingdom. Unsa din nakalindot ni Daniel kasi ang preference sa king? Because of his excellent spirit. Unsa may pasabot ang excellent spirit? Ang excellent spirit, usar kayo pasabot ang ison. Puno sa presensya ni Aba Yahweh ang iyang kasing-kasing kinabuhi. Kundi man ka may excellent o imura-imura. Muna diha, excellent spirit. Then the precedence, verse 4.
Then the president, so no ka president, and the princess sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom. But they could find no occasion nor fault, because he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Nasuya silang Daniel, ilang gipangitaan o? Sayop or kalapasan. Bisa kung saan nila, okoy, panay ni Daniel. Wah, may sayop. Usara nila nakita ang Daniel. Magsige mag-ampo. Okay, sayop. Dili pa to sayop. Pero pa may balaod gadili sa Medo Persia. Sa'yo lang sige panay ni Daniel. Sige panay. Wah, may sayop. Pero sige ampo. Ah, ganto sila sa hari. Mahal na hari. Ang atong gobyerno niya, ikaw may labing lamang. Paghimo o kamanduan, decree. Labisan kinsan masikampo sa lain makagagamo sa lain tao. So, sa 30 kaadlaw, gawas kung ikaw mo ay ampuan, kaya sawa na ko mga empire so ng hari, Dios po. Nahibawa na. Roman Empire, ilang Dios, ilang Empire, Dios po. Pobras pamilya ng Empire, hasil may dupin sa Empire. Mga na yung mga pagan empires. Karon, ikanahan pong hari kayo. Ikanahan kasi ang buhan, kasi petisyon na tabang. Kung siya magsiging petisyon o magsiging ambos lang magkakakahong, ihog sa langob na leon. Langob sa leon. Hindi ka langob na leon. Langob sa mga leon. Hanga, verse ni Madre. Verse 6. These presidents and princes assembled together to the king and said, King Darius, live forever. Greetings lang na. Kaya may live forever. Nahari. Live forever. And the presidents of the kingdom, the governors, the princes, the counselors, the captains, consulted together to establish a royal decree. Royal ganit from the king. To make a firm decree that whosoever shall ask a petition of any mighty one or man for 30 days, save of thee, O king, shall be cast into the den of lions. Unya. Verse 8. Now the king established the decree, signed the writing that it not be changed according to the law of the Medes and Persians, which altered not. Bantayan niya. Usa ka outstanding feature yun sa world history o sa Bible. Ang ubang mga emperor, they can immediately change a law if they want to. Pero sa Medo-Persia, the king cannot change the law. Once the himo ang law, di mahimo yung usdol kundi sa mga ngay. Muna yung himon. According to the law of the Medes and Persians, which alters not. Meaning, mismo ang hari, dili makasupak sa balaod. Basta kay balaod na na. Basta na? Karo. Ang si Darius po, hindi pirma. Ano na? Bigay nga na itong mga naso yung Daniel karon. Matungok yun si Daniel, natungok yun. Kaya naanay yun kasi gano'n ang kapos yung makakakaong. Ang verse 10 is so on. Si Daniel nahibaw ang ipirmahan na. Pero on sa reaction Daniel. Verse 10. Now when Daniel knew that the decree was signed, he went into his house, his windows being open in his chamber toward Jerusalem. He kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before Yahweh as he did many, many days. Nahibaw si Daniel. Hindi siya magtago. Hindi Abraham. Luhod. At mga nag-iokoy. Tuwa. Kapila sa mga po. Katulo sa usang adlaw. Katulo sa usang adlaw. Atong rabakay. Murag kaduhara, buntang ko gabi, lano po yung mga panasting kaon. Di mo itong nasapa si Daniel kay Ibis Magtago, gi. Abrihan man. So, on sa may nainabuan eh. Then, this been assembled and found Daniel praying and making supplication before his Elohim. Then, this man came near and speak before the king. Ayos lang. Di ba, King Darius? Nakagipirmahan na decree o balaod ng bisang kinsa magampos ng Elohim ihog sa langob sa leon. Tubagos King Darius, the statement is true. Ay, no, dati mo na. Karoon, usapay ni Sunod, ano eh?
Ningon. Verse 13. Then answered they and said before the king, that Daniel, one of the children of the captivity of Judah, regards not your decree, O king. Wa magtagad sa imong balaod, hari. But make his petition 3 times a day. Nagagampo ko 3 times a day. Karoniso ng hari, perting pagkaguna. Pimulit man niya sa dangin. O niya nakapirma na sa mong balaod. Kaywa sa kahibaw, nga si Daniel ay gitarget atong maong balaod. Nga gimaniobra sa mga nasina o nasuya ni Daniel. So, sa may punto na to din, Heron. Sa atong panrabaho, magbantay ka. Kung nasa bayawi, very good. Pero buha gani, very hadlock. Kaya sa atong pagpanrabaho, wakakahibaw na may nasuya na to or nasina na to na butang-butangan ta o pangintaan ta o sayo. Tinood na din. Kinatinura na. Lami pa yung tinood mong sayo. Una, isulti ba? Hindi suway na himaw. Isulti na yun. O, oh, tinood sa'yo. Gadab, duha ka rin sa ilang bahay. Kay, di ka maawasan niya sa kanak. Hindi suway na himaw. Gali, di pa kita lagi sa'yo. So, unsay na hinabo? Verse 14. The king, when he heard these words, was displeased with himself. Wa mo ang hari sa kawalingon. Manuan, siya may kapirma sa balaod. Unya ang pirma nila sa unang magpirma, butanga na sa silyo sa sing-sing. Kaya ang sing-sing sa hari kay silyo na na, way mo usap anak. Ang muupin lang o subri na ang apadagan ra. Ang maka usab sa gisilyuhan, makakubuan sa silyo ang hari ra o whoever kanya ipadatan sa mga communication. So kuyaw na, signet, signet, may pagbasa o signet, signet man siguro? So kung sa'yo nahinam mo, the king was displeased. Huwag man sa kayo mo si Daniel ngayong favorite mo, dahil maigo ang to. Inosinti man pong hari nga, bitalo, ako dapat ko yung buwan. Ako may hari, ako yung pangayuhan. Si Daniel ba'y naigo? Karon, kung sa'yo nahinam mo, ang hari ng itagpagi nga maluwas niya sa Daniel, meaning nga di ma, it's sa matos lang kung sa niyo. Verse 14, the king was displeased with himself and set his heart on Daniel to deliver him. And he labored till the going down of the sun to deliver him. So nagkaw, wapang ipanapog sa langob sa niyo. Binok sa pangin na may legal remedy. O gato parun. Na may legal remedy. Muapilar ba ta sa Court of Appeals? Muapilar ba ta sa Supreme Court? O sa Sandigang Bayan? Wak man, kasi may highest authority. Ang king, pagkaugma, namalik na po mga taong nakakius ni Daniel, namalik na po. Verse 15, then this man assembled unto the king and said unto the king, know, O king, hibalo yung hari, that the law of the Medes and Persians is that no decree nor statutes which the king established may be changed. Walay balaw, naghimo sa hari, namahimo, usbon. Sa ato pa ipatuman yun. Ipatuman yun. So sa manahin ako, napukos ang hari. Verse 16, the king commanded and they brought Daniel and cast him into the den of lions. Ikson, nakasoy na ba mong ibutang mong tangkal sa iro ng Doberman? Ako ano Doberman ako may imagine. Wala pa mo suko kita lion ka ng actual sa pilaw pero Doberman, kangilig ni ka ng Doberman. Napay tango labing takasa. Unya, mura man dyan ang makunis-kunis na dana o masota siyang tangkal. How much more ang lions? Nga ang lions may yung gila kings of the jungle. Kings of the beast. Nga po ningon, nga nung ka nabi siya king prime nga ang elephant kuskan man kaysa lion. Mas kuskan itong elephant kaysa lion. Ang tubag, nakakita ka ba kang elephant ikaw karni? Vegetarian diet ang elephant. Hindi na mo, kunis-kunis ang tao. Ang ilan na na, mga udlot, mga dahon sa kahoy. Vegetarian man ang elephant. Oh, pero sa mga maon o kahoy, kanang mga maon o karni, kanang kita huwag o karniburos.
mga karnivoros man ang hinaw karne. Ang hinaon o kunautan, mga dahon, herbivoros. Kaya kunong nanay, nanay magunaw na wapay ka sa liboros. So, ang sa karnivoros, ang lions yun na oy, kinakos ka na, kunis-kunis on to ka na na. Ay, nga nung makunis-kunis, so ako kita iit sa nga tos lions din. Uptulong na kalayo, di ba na magpawahi ang uman? Pilog na sila. Ay lang respetuhon ang King Ranila silang grupo. Monay mo una. Kumakuha sa iyang bahay, mag-ilog na itong isig bira. Di, kunis-kunis yun. Karoon nung sa insulti sari, di na ikaw luha gabi ni Lugmao, kaya naluoy ko sari. Naluoy ko sari kaya nga no. Di sa gustong ipait sa Daniel sa langob sa leon. But the law is the law. Magdod pa sa mga balaw, Duralex said lex. Kung sa may pasapang Duralex said lex. The law is harsh, but that's the law. Dili ng Duralex nga baso. Duralex said lex, the law is harsh, but that's the law. So, on sa'yo na verse 16. Then the king commanded and they brought Daniel and cast him into the den of lions. Wala kayo, suno yung Daniel. Sa'yo pagka may lampuon, gihug sa langob sa leon. Langob sa mga leon. Now the king spake and said unto Daniel, din hiaralo yung sulit sa king, oh, your Elohim, Daniel, whom you serve continually, he will deliver you. Your Elohim, Daniel, verse 16, whom you serve continually, he will deliver you. Nino Joko, kabutan ng Darius, ng hari. Pero because the law is the law, Duralex said lex, wala siya makapugong na maitsag yun si Daniel sa langob sa mga leon. Karon, pag humanag to, verse 17, a stone was brought and laid upon the mouth of the den. Galihan pag yung bato, ang bakbak sa layon. Kung si Daniel yung tao na sangit tos kilig sa langob, kung gawa pang layon makaabot, dito to kagawas, galihan man ang bakbak sa langob o bato. Kung yung kisilyuhan pag yun. And the king sealed it with his own signet. Meaning, sing-sing. Siluhan na, huwag yung makahilabot ha. And the signet of all his masters, or sinaligan, that the purpose might not be changed. Ano, hindi yun mausapan? Katuluan sa balaon. Ngayon, mahuog yun. Dito sa langob sa leon. Igsoon. Saan ang gabihan ni uli ang hari sa iyong kalasyo? Luwag ang hari. Luwag yun siya. Now, verse 18. The king went to his place and passed the night fasting. Nagpuwasa ang hari. So, makaingundo ka lang ng hari, buutan. Iyag yung pibuhit si Daniel kay dunay excellent spirit si Daniel. Full of wisdom, knowledge, humility, and understanding. That night, the king passed the night fasting. Neither were instruments of music brought before him. Huwag siya magpa. Dahil ito mga magpatukar o alpha or magpakatakanta dito kay hari. Kung yung hari, kaya entertainer mo na. Huwag, I don't need any music tonight. I'm mourning for my dear friend Daniel. Karon, ngayon din. Neither were instruments of music brought before him and his sleep went from him. O sa'yo pasapunan eh? Huwag sa katong! Kasi hinuto. Mga man itong balaurag, ipapirma ko sa mga nasuya ni Daniel. Nasuot ko silang laang. Di ba na eh, Psalms 91, deliver us from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. E so, magbantay ko sa mga snare of the fowlers. Kaya naidaghan, malaang tango at kakaibaw. In good faith, kita ramdi nalaang pagka abot sa panahon. So, siya ba yung inahimaw mas na lang? Nakani si Darius, kaya man eh, may nang kuni ang bayaw eh. Kaya, pigan king yan eh. Pero lang may isang relasyon ni Daniel. So, wala sa katog, di mo kami eh. Unya sa iyos ka bang tangon? Ni Bakun ang hari. Asa sa padong. The king arose very early in the morning and went in haste to the den of lions. Bakun siya. O gandali siya nanto sa langog sa mga leon. Padong siya nanto. O niya.
When he came to the den, he cried with a lamentable voice. Sa ibang version, he cried with an anguished voice. O sa ipasa po itong lamentable anguish. Kana super bang nag-uul, kahilakong, gisakitan, gaabunais. Kana bang muhimo kang butang, hindi yung takagustong muhimo, pero napugos lamang ka kay angin ng Duralex Sedlex. Karon, unsa niya, with a lamentable voice, he cried, meaning he sings sa ingon, Daniel! O Daniel, servant of the living Elohim, is the Elohim whom you serve continually able to deliver you from the lions? Ang yan na to, Daniel, ang Elohim ay mong yalagaran. Nagaluwas ba ni mo? Gikas langob sa batalyon. Halaki ni Timog Bas Daniel. Ni Timog Bas si Daniel. Kung sa may ito ba may Daniel? O King, live forever. My Elohim has sent his angel and have shut the lion's mouth. Uy, natitanyos ang mga bakba sa lion. Shut the mouths of lions, wamably, that they have not hurt me. For as much as before him, I am innocent. And also before the O King, I have done no harm. Innocent is Daniel. Arang lipayas hari, gaupot-upot sa kalipay ng gibati. Yung kasing-kasing pre-lipayan. Na? Then the King, exceedingly glad for him, commanded that they should take Daniel up out of the den of lions. Arang lipayas sa rin, yes! Bring Daniel up from the lion's den. Yes! Lipayas sa kayo. Unya, pagkahumanda to, Daniel was taken up out of the den and no manner of hurt was found on him because he trust in Yahweh. No manner of hurt. Wa kayo bisa po sa kagaras, sa kuko sa layon, o sa tango sa layon. Huwag yun. Bisa pagkahagmong, basta pagkakitsa na to, gisaw siya sa manulun na niya bayawi. O niya kipahilo na dito, galingkod sa upos, ipaypayan. Huwag yun sa her. Ipaypayan sa manulun na niya bayawi. Inik pa ng layon. Lions din. O niya yung mga kwardya, mga layon, sigita ng Daniel. Kakarunong sila ang Daniel. Ang problema kayo. Ano ito? Pwede man mahapre. Nabi to. Nengon bitaw nga. Verse 20 to. My Elohim hath sent his angel, hath shut the lion's mouth. So nas Daniel. Ako yung makaibang sa lion. Aleluya mga purma. Kakarunong sa ilang mga bapa. Pwede man mahapre. Ngunit yung papa, gipang titanos. Ako nga layon. Kaya di pan mapre na nga titanos o nga ng baba. O? Ano siya? Tanahan ako sa kalayon. Silang tanan. Ilang mga baba, di mga apre. Karong, kung saan na po? O? Ah, gipa kuha si Daniel sa hari, gipa kong kikas na layon din, o gida sa ibabaw. Karong, ang hari, dagaan mo na. Katong mga nakakusara sa pamigo nga si Daniel. Pangariya, ipanghug sa lions din. Na. O niya, exotiyo sa kabutan ng tuhan yung batayan, ha? Ang mga amahan nagplano, ipanghug. Ah, masama sa lalo. And the king commanded, and they brought those men who accused Daniel, and they cast them into the den of lions. Them, their children, their wives. Their children, their wives. And the lions had mastery of them and break all their bones in pieces or ever they came at the bottom of the den. Ang mga lion perting haya-haya silang kumbira. Ingot yung lion pagkabusog. Ruga pa lion! Pero pangutan na, meron na apil mga asawa mga anak? Meron na apil mga asawa mga anak?
Okay, before tomamos conclusión, let's be guided by the word of Yahweh. Open to Deuteronomy 24:16. Kanong napilman ang mga asawa at mga anak? 24:16 Deuteronomy. Sige, basa ha. 24:16. Kasi ba ako nagbasa? Daily Proverbs, Deuteronomy. Oh, Deuteronomy 24:16. Kung sa kingon? Father shall not be put to death for their children, nor shall the children be put to death for their fathers. A person shall be put to death for his own sin. Awa? The father shall not be put to death for the children, neither shall the children be put to death for the fathers. Every man shall be put to death for his own sin. For his own sin. Sunod, kabersikulo. Jeremiah 31:30. But everyone shall die for his own iniquity, shall die for his own sins. Every man that eats the sour grape, his teeth shall be set on edge. Meaning, personal gihapon ang nature sa sala. Ang tao na kasala, maoy, mamatay. Last verse, Ezekiel 18:20. Kung sa may historia dito, Ezekiel 18:20. The soul that sins, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. Claro no. Personal yun ang nature sa sala. Usmo na itong basa, Ezekiel 18:20. The soul that sins, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. So, after reading those three verses, ano ang mga asawa at mga anak, apil mas lihog sa langob sa Diyo? O nang lugar, dili balaod ya bayaw yang gituman sa Medo Persia. Ang gituman na balaod sa Medo Persia, ay lang balaod, dili tura ni Abayawi. In other words, dili sila believer ni Abayawi. Diba? So, dili sila mo invoke sa Tura. Ang ilang isunod, ang ilang balaod. Diba po siya, diba dito, sinibukan ni Sarko, ngayon nga magdaot sa Elohim ni Sadrak ni sa kapindi ko, pang tataron, unang ilang mga balay, himong mga tinapok na kinaliman, ilang po kang balaon sa Babylon. So, kami din, hindi na to, wow, very good to sa Bible. Wow, pa ng Bible magtunuan eh. Na-read ang Bible sa gihimo ni Hari Darius. O niya, basin po do, basin na rin, o kami na babasa na to, ang maong mga asawang anak, apil sa conspiracy. Apil sa mga plano. Masa yung ngayon po itong asawa, pito nga nung kanang ano, hindi man na siya tal na kataka din eh. Kamu gyud unta ang idea. Mabay na kang iuna nga. O ting sulso. In a conspiracy, the sin of one, as the guilt of one is the guilt of all. Parehang penalty. Ang principal, ang mastermind, o ang mga so-called accessories. Pero conspiracy man, ang conspiracy, crime, nga gisabutan kung saan paghimo. Mora nga, kuya o kayong son. So si Daniel, nahimo, napalaya, unya, napromote pa kung sino ka. Karoon sa may resultaan eh, sa yung pagbarog ni Daniel, sa yung pagdo. The King Darius, verse 25, wrote upon, the King Darius wrote unto all people, nations and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied unto you. I make a decree that in every dominion of my kingdom, men,
tremble and fear before the Elohim of Daniel. Nahimaya na po ng Elohim ni Daniel. Nato pong Elohim. Nga naman, for he is the living Elohim, steadfast forever, his kingdom, that which shall not be destroyed, and his dominion shall be even unto the end. He delivers and he rescues. Yang di-rescue si Daniel. Yahweh delivers and rescues. He works signs and wonders in heaven and in earth. Who hath delivered Daniel from the power of the lions? So this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. So kung nakita din yung soon, kung sa'y ministry ng pagturo, kung sa'y tinuon sa tinuon obedience, atong hinungduman na nindot niya ito nakita din, pero doon ay pasigaan ng kasulatan na ito pong on the other side of it, ito giling hinungduman. Then sa Hebrews chapter 6, ato ning pinundos matag-usa na ito. Ganado man ito na minaw sa istorya ni Daniel. Pero, loyo ini doon ay mga pahinundong upa sila. Si Daniel ang ginang si Belshazzar. Nahimaw na kalimtan ng butanga sa pinabuhi sa iyong amahang nga hari. Apat imong gisira, imong una-una sa imong garbo. Huwag imong ipataas ang imong kasing-kasing. Motong nalaglag si Belshazzar. Ang punto, human na tamahibaw sa kamaturan, kung yan din ato panikamutan nga musunod ni Yahshua, hinunuha, magpaundayon ta sa gahom sa kalibutan o kasalanan, piligrong piligro ka. Atong masahon, Hebrews chapter 6, verses 4 to 6. Hebrews chapter 6, verses 4 to 6. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of Elohim and the powers of the world to come, if they shall fall away, it is impossible to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of Yahweh anew and put him to an open shame. So ang sala nga tinuyo igsoon, haglo. Tinuyo mo nang magbantay ko tana. Laing bersikulo itong masahon, 2 Thessalonians chapter 2 verses 10 to 12. Verses 10 to 12. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. So, gugmas ka matuuran. Dili gugmas grupo. Pero sa akin naman, mag-indigay sa grupo. Nagkaroon po ko na hipa, o ano na yung mag-indigay sa grupo. Kato nga tungkol ba, tungkol last Saba, dito mo sa pag-herbes, istoryo na si Dibiyaw, kaya minister tayo sa House of Worship, pero ay Ubay sa California, no sa tokoron, ingon mo itong isang kaya kung ba ang badoos batuan. Kaya pa ko na ibaw. Kaya na yung Miss Ariki, marang mahal ah. Diba? Mahal ko mo rin kaya na. Nari ko na yung lugar na ang makahimu mas, 10,000 yun ang iba yan. Ikaw, lah. O napakuda ng grupo ha. Magsigil mas ka na oras. Kortang. Mo rin ang ulapan sa grupo, kaya ang grupo may ka-provide sa financial aspect. Mo na nga, ang uban, bisa klaro ang kamaturan, di yun. Kaya ang financial aspect mo ay gipilit. Nga siya ba yaw, makahatag man ito na basta maningkamot lang ta. Ha? Because in them that perish because they receive not the love of the truth, that they might be saved. And for this cause, Yahweh shall send them strong delusion that they should believe a lie. Mo'y nakapiligrison. Mo'y nakapiligro. Kay kunwan ito'y gugbas kamaturan padadanta ni Yahweh o espiritus paghisalaan arong mutuon na hinoon sa baka.
pananglitan ka ng riboto. Huwag mo sa mamito yung ulo na luto. Masimba ko. Gagamakama ko. Bato ang ibutang naong sa tao. Una, ibutang ang kamot. Pagkauman ang ibutang sa alar. Naluhuglood ko sa ang ginama. Hama ko na ilood sa ikan. Bato na maluhuglood ka sa ang ginikanan. Ang ginikanan may kapakaunin mo, kapuhin mo. Masamot ang ginikanan. Di buruto. Nga, hindi magsuroy. Magsigarap asaan sa di kalakaw iya. Di matulad pa dinis may mo, di kadungo. Pero sultihin na ng mga nahigog mga bibulto. Pati yun pakang makamaliso. Tingnan mo sa musilingan sa una. Maso mo pa, hindi sa tingin mo itong bibulto, di mo manginsulto na mo. Kaya mga saksi, kayo magsuri-suri na itong saksi. Pagsaka kong ilang bahay kayo. Ano mga yung bibulto? Paglabog na, huwag na mahimo. Di na kadungo, di kakita, di kalakaw. Sigmund Lodlohuda na, ingong sa nga, ayaw halang ihugsak dan, pre. Ayaw itong ihugsak dan. Namay mo, kita kami ko rin ito sa giwang, kaya taga-giwang nito. Di ba lang itong ributong doon, di ba tapang insulto? Ang punto, it is how we say it. Right? It's not what we say, but how we say it. Kaya itong istorya ka rin ito, man is in Old Test Bible. Pero ito anak nito sa opisina lang sa gobyerno, dahil ang ributo. Ngayon na kung kung sa hindi ka po nila, baka pupukong ako. Pupukong ako, kapayami. Ang mo hila, ang pupukong nila, pupukong ako. Ah, sige, kaya na may gingon. Until Yeshua returns, kita mo himog yung sa correct decision. We have the right to make a choice. The sad part is, many people do not make the right choice. Not a right to make the choice, but many are not making the right choices. Kailain ang ilang ipangita. So, for this cause, Yahweh shall send them strong delusion, that they should believe a lie, that they all might be dumb who believe not the truth, but have pleasure in unrighteousness. Karon ikso na kurat ko sa Jerusalem, sa Tel Aviv. The pride, gay pride pa rin dito. Diskurso ko sa me. Unong sa kalibutan, sa Pilipinas po, sa Australia. Unya, ilan na bang mga motor no? Kay wak man yus pangkalibutan awas pangka awas kalibutan sa mamagtotoo ni Abayami ang ila kalibutan sa kahilayan kalibutan sa kanagitawag works of the flesh. So in closing inom dumi sa ato mga pamilya yung buso tatanan maluwas tanan makadangat sa ginharian pero di man yung takapugos o nadyo yun mo alagad. Dito ta kapugos. Sa ato naman, atong iyambo, puwasahan. Puwasahan. Puwasay mahimo atong himoon. Pero ayaw yun pamugos na mag-away na nun. Kaya mahinabog mag-away, kinangilara na hinoon na. Hinungro mo lang ato sa Bible. Sa pamilya ni Adan o Miiba, si Cain, o si Abel, lahi, ipagawa. Si Kristo Jacob, ang iyong mga anak, 12, kalaki, kuya, huwag ka na himong mga haligi sa king harian. 12 tribes. Pero si Isaac, yung doon anak, si Isaac laglag, ang usap, mo na lumas. Muna nga, let's learn from the history sa scriptures. Walay makaluwas na to kung kita mismo taglawas di yun manikamot sa maong kaluwasan. Kung sa bisanon sa atong himunison, make Yeshua the center sa atong kinabuhi. In closing, atong hinumduman ang Ephesians 1:21. Ningon diha si Apostle Paul, for me to live is Yeshua, and to die is gain. For me to live is Yeshua, and to die is gain. Ephesians 1:21. Nadiha po sa lang bahin sa Revelation 21:7. To everyone who overcomes shall inherit all things. So we have a lot to overcome. Ato mga patasan. Ato mga bakba, ato mga pulong, ato mga emotions, ato mga desires. Ingo nga dahanay ko rin tapos mo. After all is said and done, mawatas kalibutan and we will waiting for the judgment to be executed by Yeshua. Inigbalik niya. Muna nga, nalipay ta nga, naibaw ta ni mga butanga, pero itong kalipay zone, anan ni maipit, magkapuyo na ta sa gingharian ni Abayawi. Kapoy ang pagbuntog sa itong mga kaluyahon. Pero kinimutang na hinumdumi. Kinsa ba'y nang inahanglag kaluoy? Kinsa ba'y nang inahanglag kaluwasan? Si Yeshua o kita? Kita. So dito mag-asyoso. Ang problema mo gusto na kalagad, ang ubang kalagad, mura kasyoso.
Murag siya so ilang pasunod sunuro nila silang tanang mga pagluo, tanang mga kasuko, tanang mga... Eh, kundi man ba ko? Kita nang inahanglan kaluo, kita nang inahanglan kaluwasan. Siya so na pula na siyang dugo kinabuhi dito sa Golgota. So kita with all humility man yung kamot ang musunod ni Yeshua. Ang uban kay Garbo may ipataas. Ah, basta, di ko, magbuot man mo. Alakan ko gini. Ah, basta, kaning baboy lami man. Kaon ko. Iwan mas brando-brang ko sa Inabanga. Hilal, pait mo yung pinuha, no? Naalihas kaluwasan tungod sa baboy. Kaya man yung kabihas baboy. Hindi ko sa kabihas magkalamihan yung kuno. Ikaw, ay lang sa nakatungan. Di man tamo ko. Pero ang punto, kung nagsunod ang Yeshua, di ko tamo ka o baboy. Kung nagsunod ang Yeshua, di na tala ng naghang rason. Kasi ang mayaw, hinahibaw mas kasing-kasing. Paubos na lang tagmangig pa sa ilo kung nasipiat na tao nakasama. Si Abayami Zon, gusto lang niyang katawan, hipit mo lang ang niya. Kaya kalibutan ang grabe yun ang dagat. Ang England, nag-heatwave. Northwest England. Ang Ireland, nag-water rationing. Ang Japan, murang 80 na patay sa ilang heatwave. Ang Korea, na po nakapil ang heatwave. Patay. Lingon yung tao ng Korea, are we living in Southeast Asia? It's so hot. 39 degrees Celsius, 41 degrees Celsius sa Tokyo, sa Japan, sa Korea. Ang punto yung sumone, bisag usap patang kagwapo, guwapa, o kusgan, o gamhanan, usbon lang niya bayawi ang season. Sir, ngayon ganyan, he changed the times and the season. At tingtog na mo na, diha, painitan mo. Tingtog na mo na sa North Pole, painito, nainip na. Aka mo diha mga, naanan ang init, patugnawan mo, nagkikurong-kurong. Ang sa Greece, nasigaan nila mga lasan ni Kalitaksika. May account ko nabasa sa online. Kuluya. In one moment ko no, layo pa ko no, tupas bungto na kayo. Pagkatapos na ng mga tukaran. Pusog ang hangin, ang mga aligato ng lupa, bawa na po ni Siga. 100 plus patay. Sa usakan lugar na doon sa Athens, sa Greece. O niya, sa California, karaming nasunog. Ikaw kuya, huwag na masunog dito. Mona nga, let's not forget to pray for Yahweh's protection. Ang yung ibalik-balik ninyo nito. Always pray morning and evening, even noontime. Psalms 23, Psalms 91, Psalms 121, O our Father. Isa ka na, minimum. More can be prayed for. Ayaw to hinumdumi. Nga, ayaw to hinumdumi na important. Ayaw hinumdumi ang kalibutan. Labaw pa kasi mo pag hinumdum sa pulong ni Abayawi. Kaya na may panahon nga, mura kadalita, o niya, dalawa na ang ampo. Pag-resultang makalimutan niyo ang ampo. Makalimut ba na? So, hinaw pa yung zone, nga na itong mga natunan, o na itong sagupon, o ato itong hinumduman. Si Daniel Gihong sa langong sariyo. Sa dapin sa kapinig mo, sa hudong nagilam sa kalayo. But they were protected by Abayawi and they were made more victorious after that. They were made more as effective bearers sa kamaturan ni Abayawi. So, di tamagluya nga, ikapuhin mo ko. Di kumualangan kayo, napumot ko. So, ano mapumot na? Ano itong papumot pa, makaluwas na to? Atong pangluwan pa, makaluwas na to? Ano ito bang pagka-burkuntungkot, makaluwas na to? Dili. Ang atong sundon si Yeshua. O mukunit ni Yeshua, o niya atong paningkamutan na matuman ang Yahweh Nesse sa atong kinabuhin. Kung saan ang Nesse? Kung saan ang Yahweh Nesse? Banner. Yahweh is my banner. Nga sa matag-adlaw sa atong kinabuhin, ang makitaan sa mga tao ng atong paligo, dili na itong kawaligon. Inunua si Yeshua na siya ba Yahweh? Kung ano yung meaning sa Yahweh Nesse? Kung ikaw, giyag-desi mong kauban, ay, may supli at may sobra mag-100, man. Di na niya ito yung liman. Yung liman, may na, sobra mo. Sa'yo mong pag-uli na Yahweh Nesse ka. Kaya mo yun man to. Yawan yung mo yun. Ato na, ito yung mag-uli. Katong driver sa tricycle nga, pila ko kalimo na biyaan sa Torres. Yung yung uli. Di ba kipasinungan siya? Kung si Buya ko magang magkatawa na ka. So ang punto yung sumo ni, kung sundo na tumatulong mo ni Abayawi, Yahweh Nesse ka. Sa itong matakad ng pag, kinabuhi. Sa opisina,
imong tinrabawan, sige ka kalit. Unya, ang imong oras ibutang, alas 7:59. Yaw minisi ka na na. Unsa man ka? Satanis eh. Ang nahina mo na, namin yung, amo na yaw, yes, wa. May abotong alas 9, ibutang alas 7:59. Satanis na. Pero mo abotong alas 6, media. Butang ka alas 6, media. Meaning, be truthful. Gagmeng butang ikson, makahimo na nga, makita nga lahi ka kaysa uban. One time, dami amigo sa opisina. Tingnan siya. Ngayon, gamay maningin mo, claim siya. Mawag mo doon akong nagasto. Kaya ripanan mo eh. Di ba ka mga uban na daling uban mga hippies at mga divisionhead? O, ako maligin nila. Aga ng claim, mas lang namin sa libre, mamila na namin mong nasakyan, anak. So, mawag yun ako yung claim. Mahalag na ako ng nila. Ang tubang niya, ringol. Namiyak po ka, no? Kung ingat ni Pauta Tanataw sa gobyerno, di na kinahanglan mo kanang daghang buhis, kanang daghang magwarta mabilin. Tinawag na na. Natay ka uban yung song sa pagto, ang kukabas pagto, kaya Yahshua. Ngayon doon ko nga, pastilan. Agresibo kay na klaro mas usang nga gisapawan. Ag 100. Ag 1, gihimong 7. Di na 700. Ingon magpunuang. Tingon magpunuang. Tingon magpunuang sa maura may mong Hesus o Yeso. Maura may mong Hesus o Yeso. Kaya kuwan, ihin mong sipin. Nagpunuang like instance, ang pizza ko sa travel, giusog. Kaya mong conflict naman siya claim sa travel authority. Ang punto, if you are truthful, humble, and long-suffering patience, siya ba yawi si Yeso, makita sa atong kinabuhi. Muna yung yawi ni si. So inawag pa nga itong kinabuhigson na itong idilika sa kahimayaan niya mayaw ni Yahshua o maglipay po ta nga si Albert, si Jumilin kung makapura nila din nga musit up din sa system kung ang ilang report pagkabot at tos bahay sa niyagay sa bano nga ang sound system kung wala na maningog wala sa mga maningog kasi ko wala na hinumdob na po po sa hangkay na may kingos hangkay din sa bahay mo kasi mayaw may ningon ang inyong mga balay din daw takapong balay gatakilin. Akong balay. One in one, di ba na? Di ba na sa libro sa scripture, sa hagay? Muna nga, akong ina, sige, set up ninyo. Take some bread bin eh. Mabuto ka bread bin eh. Na, huwag palagi ko noon ng mansion, one in function. O nagkahuwat lang ko, mo interest mo sila, Albert, yung ina yung set up. Interest mo yun. O sige, release ah. Dili na na to, pa-release ang sa ina fans. Ako nang charge sa broadcast fan. Nga nung broadcast fan, nabiyak tayo video cam. It is the live broadcast. Tibuok pa ni kalimutan maka makatanaw ani. Joel, palihog kong Albert to remind ha. Kalimutan na si Elder Rami Luna kung sa link sa itong video cam. Broadcast pa ang short ng broadcast na payments. Hindi, hamang kitang ako. Kaya nindin naman kayo kay inigingan na, usahay, kagkumutan, ikanit ka, wala, nawa ang sound. Kaya nga naman, ang battery, wala na yung power. Di ba? Hindi naman, kaya kikunik man eh. Oh. Ang ilan namang hangyo ni Julie ni Alberto kung saan po nung pag-sintin eh. Kaya usually isang naibawaan with consultation ni Brad Malang itong Red Velvet ka mga Christian mo ni sila. Kalingan kayo namin ito ni separate room kita matang i-safety yung ta. Ang ito din yung challenge, huwag matang i-separate room. Inipaliyot to na ito mga bata, mura po sila mga technician. Basta kung di mga bata, huwag mo mga technician, mga dahang liso-liso. O may hinumdo mo sa itong Pentecost, na huwag na itong message, no? Di ba di aso? Di aso?